good afternoon sa inyo lahat, and thank you for joining us dito sa vlog ko ng Fantastica. Ding Dong Dates! Hello, good afternoon. Excited na kami i-share sa inyo yung mga experiences namin dito sa Fantastica. And of course, Vice Ganda! Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Salamat for joining us dito sa vlog ko. At excited na po kami i-share sa inyo yung Ayan, ako ito na nga, syempre, ilang araw na nga lang, magpapasko na, at syempre, palabas na nga sa sinihan ang Fantastica. Ano ba ang nararamdaman ninyong tatlo ngayong malapit na ang Fantastica sa mga sinihan? Pagod. Pagod kami mag-promote. Hindi, syempre, excited kaming tatlo. Yung buong cast, yung buong star cinema, pati Viva Films, lahat kami excited. At natutuwa ako kasi nararamdaman ko na excited na rin yung madlang people na mapanood yung Fantastica sa mga sinehan. Kasi ilang araw na nga lang. Thank you. Ikaw naman, Richard. Same. Syempre, excited dahil makikita na namin finally yung buong pelikula at mapanood na rin ng mga tao yung pelikula namin. Sakto sa Pasko. So, we're very excited. And of course, Ding Dong Dates. Sabi kanina ni Miko, pag nagiging hectic na yung pakiramdam, mas lumalapit ka na talaga sa Pasko. Parang lahat naman tayo pag Pasko, di ba? Parating last minute, in a rush. Lalo na sa amin kasi syempre may promotions, tapos yung sobrang excited ka na mapalabas na yung movie. So, lahat ng yan mas nagbibuild up towards Christmas. Yes, sobrang hectic na kasi hanggang December 23, nasa float ang ating mga kasamahan sa Fantastica. Pero syempre, ito na nga, ready na rin magtanong ang ating mga kapamilya vloggers. Simulan natin ang question and answer kay Kate Adahar. Yes, Kate? Ito, for Richard and Ding Dong, since parang hindi kayo usually napapanood sa comedy, what was it like working with Vice and doing comedy? Syempre, parang refreshing yung experience na mapunta sa isang comedy movie. Syempre kasama pa si Vice at si Dong, ngayon ko lang din na nakatrabaho na full-length movie. So syempre very excited, but at the same time nung simula medyo kinakabahan kasi nga bago. Pero nung nagsimula na yung filming namin, nung naka-eksena ko na si Vice, naka-eksena ko na si Dong, na naging masaya yung experience namin, naging komportable na kaming gawin yung pelikula. Ako, sa tingin ko, mas closer to life yung yung comedy eh. Parang yung mga situations na, especially sa movie, yung makatotohanan siya. Although, wala lang yung drama part. Sa totoo lang, mas mahirap talaga yung kumuha ng drama. Pero mahirap din talaga yung comedy. But mas enjoy para sa akin dahil yung pang-araw-araw, ganito talaga yung kulitan, di ba ganda yung samahan, and much more dahil syempre kami-kami yung magkakasama dito. And to Vice, kumusta sila off-cam? Ano yung na-discover mo? Kasi syempre medyo serious yung image nila. Alam mo, ang pinakamagandang na-realize ko dun sa habang, while we were filming the entire movie, close silang dalawa. Na malayong-malayo sa iniisip ng mga tao, hindi okay si Richard at si Ding Dong, at si Ding Dong kay Richard. Hindi. Nabigla din ako kasi ako rin, inasum ko na magkakilala sila pero hindi sila ganun ka-close. Parang best friend sila dahil, sila yung chikahan ng chikahan. Lalo na pag umaalis ako kasi pupull out ako for showtime, tapos babalik ako. Aalis ako na nagchichikahan sila. Pagbalik ko, sila pa rin dalawa yung nagchichikahan. Sabi ko, taray nung dalawa, no? Sabi ko, akala nung mga tao magkaaway dalawa. Pero sobra silang close na nakakatuwa. Kaya ang gaan-gaan lang nung set namin. Walang anything, walang pressure. Nag-enjoy lang kaming lahat. Mag-aanagaharutan. At saka, natutuwa din ako. Natuwang-tuwa ako pag nakikita ko silang nakikipag-interact doon sa ibang cast namin. Kasi ako nga, pag nasa set ako, nasa tent lang ako, nagsusulat ako, kasama ko yung mga writers. Sila, kahalubilo nila lahat. Kaya, sabi ko, ang bongga ng dalawang lalaki. Hindi mo damang-damang, syempre big star sila, di ba? Silang dalawa yung, dalawa sila sa pinaka malalaking artistang lalaki sa Pilipinas. Pero abot kamay sila ng lahat, pati ng mga bagong artista, ng mga bagets, lahat. Kaya bongga silang dalawa. Fantastic yung dalawang leading men. Saka nag-mark yung yung kapatid kapamilya doon sa trailer. Paano ba nag-come up na napunta doon yung parang sabi hindi part ng script siya, 'di ba? Hindi siya part ng script, tas ganoon kami lagi yung simple lang yung script, maiksi lang, tas humahaba na humahaba. Kanya-kanyang batuhan ng batuhan. Tapos
hindi na ine-edit kasi doon pa lang tumatawa na kaming lahat. So mag-expect kami ng mga bloopers sa... Madami. Actually, mas nakakatawa yung mga bloopers, yung mga hindi ipapalabas kayo sa doon sa buong pelikula. Kaya araw niya yung ending. Parang yung bloopers namin, isang buong pelikula din. True. Isang buong pelikula. Sa dami namin, ang dami ng... Ang laking cast nito eh. Tapos yung mga eksena ni Direk, parang halos ang dami naming magkakasama. Kaya ang daming harutang naganap. Ang dami talagang bloopers. Kung pwede lang talagang isama sila sa buong pelikula, nagpapakamatay na yung ano, yung editor namin. Hindi ko na alam kung paano i-edit yung pelikulang to. Kasi hinayang na hinayang siya dun sa mga na-edit tas ginagawang blooper na lang. Thank you. Maraming salamat. Dito muna tayo kay Florencio, tas next si Nazomel. Thank you. Yeah, ang question lang naman is, yun nga, sa dami rin ng actors na kasama nyo dito, nagkaroon ba sa tingin nyo ba ng, nabigyan ba sila ng ample time para mapakilala sa sarili nila? Kasi syempre, nandiyan yung mga love teams, nandiyan din yung mga comedians, sas kayo pa. What did you mean? Sa pelikula? Kung nabigyan sila ng moment? We made sure everyone was given, their own moments to shine. Lahat, si Richard, si Ding Dong, may mga eksena silang, kahit hindi nila ako ka-eksena sila, nang nakakataw sila. At syempre, we made sure na yung mga love teams, maibibigay namin sa kanila yung hahanapin din sa kanila ng mga followers nila. Kasi magwawala naman yung mga fans pag sinabing, bakit walang kilig moment kami dito sa sinusuportahan naming love team, lahat. At ang galing nung director, kasi nung pinipreview nga namin, sabi ko, ay ang taray, may ganun pala silang eksena. Nakakakilig, na ibigay din nila yung kilig na dinedemand from the love teams. Kasi syempre ako, tutok lang naman ako sa mga ano eh, sa mga patawa parts. Pero dun sa kilig, sila na yon. Hindi ko na, wala na rin naman ako sa mga eksenang yon. Kaya hindi ko alam yung mga kinuna na ganun. Pero nung napanood ko, ang ganda. Lahat nag-shine. Si kahit sila, si MC, sila, si Chocolate, si Juliana, may shining moment sila. Lalo si, ang yung nanay ko din, si Jacqueline Jose, may shining moment din siya. Kaya kung yung mga support na, yung bawat support na bigyan ng shining moment, lalo pa siguro yung mga lead. Kaya makakaasa kayong nakakaaliw talaga si Richard at si Ding Dong lalo na sa pelikula. Mas nakakatawa sila sa akin. Drama kasi talaga yung binigay ko. Okay, since lahat naman kayo, na play niyo ng mag-fantasy roles, di ba? Or, at saka yung mga previous roles mo rin na meron din mga fantasy, may ano. So, ano yung kakaiba dito? At saka ano yung sa tingin mo bago mong karanasan na hindi mo nagawa ever sa mga dati mong movies? Lagi namang bago yung experience na ibibigay namin. Hindi kami papayag na same-same. Ayaw ng, ayaw ng Filipino audience, yung same experience, yung pinanood na namin yan, napapanood na namin sa'yo yan sa TV araw-araw. Hindi pwede kasi magbabayad sila eh. Diba? At saka one movie a year lang ako eh. Kaya yun yung dahilan bakit nilulook forward ng mga tayong pelikula ko. Kasi once a year lang nila ako mapapanood sa pelikula. Kaya hindi pwede yung panonoodin nila sa pelikula eh napapanood nila araw-araw sa pelikula. Ay sa TV na ginagawa ko. Yung jokes, syempre iba, fresh. Diba? Tapos marami kaming mga current na ganap sa Pilipinas na ginawa rin namin katatawanan. Tapos syempre iba yung dynamics kasi iba yung mga kasama ko. Meron akong Richard, meron akong Ding Dong na first time ko silang nakasama. So iba yung dynamics, iba yung harot, iba yung kilig. Oo, may mga hinarot ko rin kasi itong dalawa. Hindi naman ako papayag na hindi. Tapos, magaling yung writers namin. Magaling din yung director namin. Si Direk Barry, first time din namin nagtrabaho. Kaya malayo yung galawan niya at saka malayo yung kung paano niya, yung treatment niya sa pelikula doon sa mga ibang pelikula ko. Kasi each director naman iba-iba sila ng style, di ba? Kaya ibang-iba to doon sa mga pelikulang noon, nagawa ko noon. At saka fairy tale to eh. May mga fantasy ako noon kasi last year superhero, ngayon naman fairy tale. At saka may touch of music. Maraming salamat. Abutan kay Nazomel Tavares ang ating next set of questions. Hi, pa-explain lang yung Fantastica. Is it another world? And yung characters nyo, ano yung mortal yung sa fairy tale ng world? Pag in-explain ko, ano pang panonood? I mean, yung Fantastica nga is
Di ba sa trailer parang nanggaling sila may from... Yung Fantastica kasi, actually yung konteksto ng Fantastica, subjective siya. Pwede siyang maging lugar, pwede siyang maging damdamin, pwede siyang maging tao. Doon sa pelikula, yung Fantastica, pinalawak namin ang ibig sabihin ng Fantastica. Pwedeng ikaw, pwedeng sila, pwedeng kung nasaan ka, pwedeng kung anong nararamdaman mo. Yun yung magiging ibig sabihin ng Fantastica. Katulad ngayon, Fantastica. Ano yung characters nila? Ano yung mga conflicts ng characters nila habang alam mo ang taas? Actually, wala. Ayaw namin ng conflict. The entire year, the world has been full of conflicts. Ayaw namin ng conflict. Ngayon tayong dalawa nagka-conflict ngayon. And then, syempre, since dalawang gwapo yung nakapaligid sa akin, isa sa mga conflicts doon yung, sino talaga magpapatibok na ng puso? Kasi naguguluhan talaga ako kanina tumutubok, tumitibok ang puso ko. Sino ba talaga ang magbibigay sa akin ng makapangyari yung halik? May isa kasi lang. Mahalaga ang halik sa pelikulang ito. Dahil dito mamamatay ang karakter ni Jade at ni Lina. Nagahalik. And then, yun, isa yun yung ilan sa mga conflicts. Pangalawa, kung paano mapagtatagumpayan ang isang payak na pamilya, yung mga pinagdadaanan nila sa buhay, at paano mapapatunayan ng pamilya na kahit gano'ng kabigat ang buhay, eh fantastic pa din sila. Thank you. Di naman tayo kay Jocelyn. Dito muna kay Jocelyn. After dyan, balik natin agad.